Nasaan nga ba ang ama ni Asta? Maraming nagsasabing ang tunay na ama ni Asta ay si Astaroth. Subalit wala ngang patunay o magandang theory kung bakit ang ama ni Asta na si Astaroth ay pinoposes si Lucio Sograttis, na currently ay winawasak ang Clover Kingdom at gustong i-erase ang existence ng ating bida na si Asta. In other words, ang anak ng demon na pinoposes niya. Hindi nga natin alam kung paano kaya nagkakilala si Astaroth at si Lisita, dahil alam naman natin na hindi ganun kadaling lapitan ang ina ni Asta. Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang tunay na ama ni Asta, na hindi mo akalaing ang kanyang ama ay palagi na pala nating nakikita mula noong una. At ito yung iniingatan ng author dahil ito yung pinaka-main Big Bang twist story ng Black Clover at palagi niyang nililingis ang ating isipan upang hindi natin mamamalayan na siya pala ang tunay na ama ni Asta. Bago natin pag-uusapan ng theory na malapit lang talaga sa katotohanan kung ano talaga ang nangyari sa tunay na ama ni Asta, ay sasabihin ko muna ang mga patunay kung bakit naisip ko ang theory ito. So without any further ado, let's watch this video. Ang ama ni Asta ay hindi pa natin nakikita ever since simula pa chapter 1 hanggang ngayong chapter 366. At nasa final arc na tayo na currently ay ang Judgment Day ni Lucio Sograttis. Si Lucio ay nagtataglay ng dalawang kapangyarihan. Ito nga yung soul magic na galing talaga sa kanya at ang time magic na galing sa isang supreme devil na pinoposes niya, which is si Astaroth. Subalit hindi nga natin nakita na itong si Astaroth ay sumanib kay Lucius katulad sa kanyang mga kapatid na sina Dante, Zenon at Vanica. Well, nasaan nga ba si Astaroth? Bago natin idiretso yung theory, ay balikan muna natin ang history sa likod ng katauhan ng Wizard King na si Julius Novacrono, na ngayon ay si Lucio Sograttis na gustong maging Wizard Emperor ng buong mundo. Si Lucio Sograttis ang ika-apat na magkapatid na Sograttis ng Dark Triad. Siya ay ipinanganak na mayroong dalawang soul sa iisang katawan. Ang pangalan ng kanyang pangalawang soul ay si Julius Novacrono. Sa simula ng final arc ay sinabi ni Young, sinundan siya ng isang supreme devil na si Astaroth of Time at kay Astaroth din niya nalaman ang mga sagot sa mga katanungan ng kanyang isipan. Marahil in this phrase ay dito nagsimula sa kanyang isipan ang gumawa ng sariling mundo na mayroong kapayapaan at respeto sa isa't isa. At from the beginning ng istorya ay ito nga yung plano na gamitin ng kanyang pangalawang soul, which is si Julius Novacrono, upang simulan ang kanyang plano doon sa Clover Kingdom. Since si Lucius ay may kakayahan na makita ang future, ay nalaman niyang mayroong banyaga na nagtataglay ng dark magic na mapapadpad doon sa Clover Kingdom. Kaya no question kung sinimula ni Lucius ang lahat sa Clover Kingdom, it makes sense na dito magtatagpo ang dark at world 3 magic na siyang magbubukas ng Advent of Klipot na siyang pintuan ng underworld papunta sa mundo ng mga tao. Well, successfully ay nabuksan nga ng mga kapatid ni Lucius ang una at pangalawang palapag ng Underworld, kaya nakalabas ang napakaraming demon at kahit ang tatlong Supreme Devil ay nakalabas rin na sina Lilith, Nama at Adramelec. Subalit natalo nga ng mga Magic Knights ang Dark Triad despite all of this sa ginawa ng mga Magic Knights ay nakapag-manifest pa rin ang King of Devil Lucifero na may 50% na kapangyarihan. Dito nga ay nag-awake yung ika-5th horn ni Asta noong nalaman niyang si Lucifero ang pumatay ng kanyang ina. Well, natalo ng mga Magic Knights ang King of Devil through anti-magic of Asta. But in the end of the Speed Kingdom Raid arc ay nag-iwan nga ito ng napakalaking twist dahil lumabas ang tunay na kalaban sa katauhan ni Julius na si Lucius Sograttis. So parang ipinakita dito na si Lucius ang may pakana ng lahat ng pangyayari dahil pagkatapos matalo ni Lucifero ay matagal na palang inutusan ni Lucius itong si Adramelec na kunin ang kanyang puso upang i-ingest ang kapangyarihan nito. Since nakikita ni Lucius ang future ay alam niyang mangyayari talaga ito at kung kailan siya gagawa ng hakbang. Subalit wala nga tayong nakitang Astaroth of Time Magic na kasama niya sa kanyang mga layunin. O baka matagal na talagang wala si Astaroth since nakikita natin ang kanyang mga layunin ay para lang talaga sa sarili niya.
dahil kinuha nga niya ang magic ng tatlo niyang kapatid upang gumawa ng replika sa kanyang sarili at buhayin ang mga malakas na magic knights upang samahan siyang wasakin ang Clover Kingdom. Marahil si Astaroth ay tinraidor ni Lucius bago ito pumunta ng Clover Kingdom at nagpakilala bilang si Julius Novacrono. At maaaring kinuha ni Lucius ang time magic ni Astaroth at inilagay niya ito sa isang grimoire. Dahil napag-alaman natin sa laban nila ni Asta na yung soul magic ni Lucius ay kaya mag-purify ng devil power. Kaya dito nga pumasok si Magikila as a third supreme devil to rule the underworld pangpalit kay Astaroth. At as of now, siya ngayon ang namumuno sa mundo ng underworld na tinitake over control ang lahat ng magic na nandoon. Which is, ito nga yung goal niya na kontrolin ang lahat ng magic power both underworld at mundo ng mga tao. Kaya it makes sense na kinuha talaga ni Lucius ang time magic ni Astaroth to use his purpose. Marahil pagkatapos kinuha ni Lucius ang time magic ni Astaroth ay nakatakas pa ito at dito nagkakilala ang ina ni Asta at si Astaroth. Since walang magic si Astaroth ay hindi siya naapektuhan sa magic ng ina ni Asta. Katulad sa nangyari kay Libby na hindi nagkaroon ng effect ang magic ni Lisita dahil walang magic si Libby. At dito nga ay nahulog ang loob ni Astaroth kay Lisita since tinulungan siya at palagi itong nag-iisa kaya dito nabuo ang batang Asta. It the same way sa nangyari kay Libby na sa sobrang bait ni Lisita ay itinuri nga niya ito na parang tunay na ina dahil dito nga niya naramdaman ang pagmamahal kahit iba si Lisita sa kanya. Pagkatapos noong sinimulan na ni Lucius ang kanyang misyon as Julius ay nalaman nga niya kung nasaan nagtatago itong si Astaroth kaya agad niya itong pinatay. Subalit kung si Julius ay nagawang buhayin ng kanyang sarili dahil sa time magic na inimbak niya sa kanyang noo ay bumalik nga ito sa batang anyo, marahil ito yung nangyari kay Astaroth. Subalit isinila nga siyang muli na walang magic at ito nga ay walang iba kundi si Libby. Since isinilang siyang muli ay wala siyang alaala kung bakit wala siyang magic. Walang makakasagot sa katanungan kung bakit si Libby lang ang nag-iisang demonyo na walang magic. It makes sense na mayroon talaga siyang connection kay Asta. At yun ang dahilan kung bakit magkahawig ang mukha ni Libby at Asta. Hindi kasi pwedeng sabihin natin na magkapatid sina Libby at Asta dahil si Libby ay sinilang sa mundo ng underworld at si Asta ay nanggaling sa sinapupunan ni Richita. Base sa kwento ni Libby, ang mga demonyo ay sinilang sa underworld at hindi ito usual na pagsilang katulad ng mga tao. Dahil kung kayang gawin ni Julius Novacrono na buhayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng time magic, how much more kay Astaroth na tunay na nagmamay-ari ng magic? Marahil matagal nang inimbak ni Astaroth ang time magic sa kanyang katawan upang buhayin siya in case mamamatay siya bago nawala ang kanyang time magic. Dahil ang konsepto ng magic na iyon na in case may mangyaring masama o mamamatay ay pwede siyang buhayin sa pamamagitan ng time magic. Iba nga lang ang nangyari kay Astaroth, isinilang siyang muli. Marahil ito rin yung dahilan kung bakit ipinanganak si Asta na walang magic dahil isang demonyo na walang magic ang kanyang ama. And it is a big revenge na mangyayari dito kay Libby laban kay Lucius Socrates. Dahil kung iisipin natin ang kapangyarihan ngayon ni Lucius ay napaka-unbeatable talaga. Dahil halos lahat ng magic ay napasa kanya na. At hinding-hindi niya kailangan ng Devil Union upang mas lalong lumakas. Dahil nagagamit niya yung time magic full potential. Kaya malaki talaga ang chance na si Astaroth ay wala sa kanyang grimoire o nagtatago under sa kapangyarihan ni Lucius at maaaring ganito talaga ang nangyari. At mukhang napakalabo talaga na si Julius o si Lucius ang ama ni Asta o kahit sino pa na mayroong magic dahil ang magic ng ina ni Asta ay kayang mag-absorb ng buhay at magic. Ang tanong, bakit nabuhay si Asta kung nag-a-absorb ng buhay ang magic ng kanyang ina? Dahil walang magic si Asta. Same situation kay Libby, na hindi siya namatay dahil wala siyang magic. At may nagsasabing, kaya walang magic si Asta dahil ina-absorb ng kanyang ina. At pwede rin namang talagang mangyari yon. At yun lang mga lords, salamat!